Ang tahimik dito, no? Hmm. Pareho kaming wala pa nahuhuling isda. Ang uno may mahuli ang panalo dito. Muntik na ako makahuli. Pero wala pa rin. Kailangan ko magpatalo sa kanya. Kababalik ko lang dito. Gusto kong makahuli. Kahit isa lang. Basta sa huli dapat matalo ako sa kanya. Kapag nakahuli na siya, dadamihan ko na. Dalihan mo dyan, Takamura. Gusto ko ng mga isda. Huli ka! Congratulations! Nakatakas ang isang yun. Paminsan-minsan, ganun talaga. Ayan na! At nadaya na mga ito, ha. Pati yung hook dapat nanukin nyo. O, Yagi, meron ko ba sinasabi dyan, ha? Wala! Ngayon mo nahilahin, dalihan mo kasi. Huli ka! Ang bihira talaga. Mga kawatan pala mga isda dito, eh. Ang sabihin mo, wala kang kwenta. Ano yun? Wala naman! Easy ka lang. Hindi pwede manghuli. Dapat si Takamura manalo dito. Bakit kaya parang hindi sinaswerte si Hagi? Dapat ako ang una makahuli dito. Huwag muna. Huwag muna. Kagat na. Kagat na. Kagat na. Kagat na. Huwag muna. Huwag muna. Kagat na. Huwag muna. Kagat na. Huwag muna. Kagat na. Huwag muna. Kagat na. Ito daw yung fishing spot na yun. Ito nga siguro. May nakalagay dito na bawal si Yagi. Ano ba kasing ginawa ni Yagi dito? Ah, may mas bagong nakapaskil dito. Huh? Halika, tignan nyo yung nakasulat. Huh? Huh? Oh, kayo pala! Bakit naman parang gulat na gulat kayo dyan? Mukhang masaya naman siya. Hindi kaya siyang nanalo? Draw sila. Nakatatlo si Yagi. Nakatatlo si Takamura. Wala nang nakahuli ng higit pa sa tatlo. Tapos tinigil ang contest dahil sa injury. Ibig sabihin, nakalaban pala si Takamura. Nag-training nga talaga siya. Buti na lang. Pero bakit tatlo lang ang nahuli ni Yagi? Parang hindi siya, no? Noong nakahuli na natatlo si Yagi, nang sunod-sunod, tumalit si Takamura sa tubig at kumuha ng tatlong isda para makatapla. Kaya siya pinatagsik doon. Kaya naman pala ganun. Okay lang yun! Basta masaya si Takamura, yun ang mahalaga at wala nang iba! At least wala na akong poproblemahin! Huwag kang pakakasiguro na wala ka ng problema! Napagkasunduan na kasi namin ang natitira sa mga fight card ninyo. Bukod dito kay Takamura at Miyata, may mga package na kami sa mga kalaban nyo. Ayos! Mas exciting ang laban kapag alam mo kung sino mga kalaban mo. Sino ba mga yan? Malalakas ba? Oo. Isang Indonesian at isang Pilipino. Pareho pa nga sila ng mga national champion. Ang galing! Mga champion ng kalaban nyo! Hindi kami takot. Hindi na bago sa amin ni Kimura ang lumaban sa mga title match. Ikaw, Kimura, yung Filipino junior lightweight champion ng makakalaban mo. Ang pangalan, Eleki Battery. Oo! Electrician pa makakalaban mo? Hindi pa alam niyang pinoproblema ko ngayon, ano? Ang makakalaban naman ni Aoki. Ang pangalan, Papaya Dachiu. Hindi pa alam niyang pinoproblema ko, no? Kunwari ka ba dyan? Maganda na pangalan, barako-barako siya! Itagaki, ano ba? Huwag kang tatawa dyan. Kaso, ang hirap. Magpakasaya na kayo dyan. Hintayin nyo na lang ang gabi ng laban. Gagawin kong parang fruit salad yung papaya na yan. National champion pa rin kaya yung makakalaban mo? Tignan mo naman yung mukha niya. Imposible naman matalo ako sa taong ganyan na itsura, no? Sigurado ka? Sigurado! Talaga? Garantisada! Sige, ganito ha. Kapag hindi ka nanalo sa laban, magpapagupit ka rin ng ganyan. Makikita mo! Kailangan ko lang ba manalo sa kanya, ha? Sige! Gustahan niya, ha? Ang sabi rito, coconut punch ang tawag sa right punch niya. Ang sabi pa rito, kapag tinamaan ka raw ng suntok niya, para ka na rin inampas ng buko. Ganun kalakas yun. Inampas ng buko?
Masakit kaya yun? Sino naman kasi bobo na nababagsak ng buko, no? Oo nga dito, sakit naman siya dito eh. Ikaw din, hindi ka dapat tumatawa dyan, ha? Ha? Pag hindi ka nanalo, magpagupit ka ng ganyan. Papayag ako! Hindi ako magpapatalo sa ganyan! Yabang naman! Eh kung ikaw nga, hindi mo nga matalo-talo si Yagi sa fishing eh. Ha? Ano sinabi mo? Ang ibig ko sabihin, wala kang karapatan na pagtawa ng kami samantalang dinaya mo lang si Yagi. Puro ka dalag! Sa tingin mo kaya mong talo ng si Yagi? Eh paano kung kaya ko? Paano nga kung matalo ko siya? Hmm? Ano? Sige, kapag natalo ko si Yagi sa fishing, maliwala lang kung saan natin! Hindi ko na kailangan magpagupit na kagahin ni papaya! May isang buwan pa pala bago ang labang ko. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magkabuhok ako ng ganyan. Daya ni Aoki, nadagdagan niya ng terms ang pustahan nila ni Takamura. Puspusan din ang training niya nito nakaraang buwan. Matingnan nga siya mamaya. Huwag naman! Parang hindi ako makakapayag na maging ganito ang buhok mo, sweetheart! Sinabi mo ba, mabuti pa mamatay na lang ako kaysa magpagupit ako ng ganyan? Hindi mangyayari yun. Ang ganun mong mangisda eh. Mukhang may angking talento ko bilang isang fisherman. Nasa room sa lahat naman ng bagay. Mukhang nabililyaso na ang pinaplano niya. Isang paraan na lang para makalusot dito. Dapat manalo kami sa nilalaban namin. Kaya lang, nagtataka ako. Ano naman kaya ang ginawa nito? Maganda ang takbo ng training nila. Lalo na si Takamura. Sinusunod niya ang program niya at nag-uumapaw siya sa enerhiya. Kahit na umakyat siya ng isang weight division at nagbalik na rin siya sa middleweight class, pahirapan pa rin ang kanyang weight management. Kalaban na nagpapapayat ang sarili niyang katawan. Para kay Takamura, nag-uumpisa na ang laban niya na yun. Takbo ulit! Oo! Oh! Tingin niyo, magtatagumpay siya? Hindi ko pa masasagot yan. Dahil wala pang Japanese boxer sa buong kasaysayan ang nanalo sa parehong junior middleweight at middleweight championship division. Ang ganda nitong poster. Astig na astig sila. Oo nga. A passing point. Kumbaga, checkpoint. Hilig ni Takamura na sabihin yan. Para daw sa taong ito, parang isang checkpoint lang ang makamit ang pangalawang world title. Ang swerte ng gym natin. Makakagawa si Sir Takamura ng kasaysayan. Sigurado ako doon. Magtatagumpay sa Sir Takamura. Dapat lang na magawa niya yun. Napakasikat sa Amerika ni David Eagle. Ang laking pera ng binayad namin sa kanya para pumayag siya na lumaban dito sa Japan. Kaya kapag hindi nagtagumpay si Takamura na masungkit ng title belt niya, mababaw ng gym natin sa utang. Mm-hmm. Okay, matakot. Kayo pala. Nandito na pala kayo. Alam nyo, madali lang para sa akin na makasakop ng isa pang weight division. Kung gusto nyo, magpaparating pa ako ng mga tao para lang iparemodel itong lumang gym natin eh. Hindi pa man din ang ingitlog, nagbibilang ka na ng sisim. Tumigil ka. Wow, gara-gara na poster ko ah. Sa Yokohama Arena pala gagawin ang laban natin ha. Kahit anong oras, handa na tayo. Mabuti na lang sa summer ang laban niya. Dahil sa pawis niya, hindi siya mahihirapan na abutin ang hinahaboy niya na timbang. Oo. Nagkakamali ka. Kahit hindi sama, hindi madali ang magpapayat para sa boxer. Tagaktak na ang pawis niya, pero hindi pa rin siya pwedeng inom ng tubig. Pag ganun, sandali lang eh madedehydrate na siya. Lagi siyang manghihina, saka magiging lethargic. Minuto na pahinga. Gusto mo ng towel? Mukhang hindi mo nakakailanganin. Kahit ang init ang panahon, wala ka ni isang patak na pawis sa katawan. Tanda. Huwag ka na magsalita pa. Dumudugo na ang labi mo sa sobrang tuyo nito.
masaya ka ba? Dahil magkakaroon ka na isa pang belt. Hindi ako mananalo. Ikaw ang dapat na lumasap ng pagkapanalo mo. Wala akong dahilan para matuwa. Pero, aminado ako. Ang ganda nga namang tingnan niyong pagkakataon. Dalawang belt na magkasama. Kaya bago nga siguro tuloy ang pumikit ang mga mata kong ito, sana makakita ako ng ganun. Kung may lakas ka na para magyabang dyan, tumakbo ka na ulit! Dati siyang Olympic gold medalist. Nag-pro siya at nakuha ang title sa panyabingiman niyang laban. Hanggang ngayon, undefeated siya. Kahanga-hanga paglalakbay niya patungo sa championship. Hindi biro na boksingero to. Ang WBC World Middleweight Champion, si David Golden Eagle. David, pwede pa interview? Meron akong tanong. Aba, syempre naman. Isa kang popular na boksingero doon sa bansa ng Amerika. Kung ganun, bakit ka dadayo dito para harapin ang kalaban mo? Naaalala niyo pa ba yung si Brian Hawk? Si Hawk? Ah, syempre! Para sa akin, siya ang pinakamatinding banta sa title ko. Natalo siya at naging malaking balita yun doon sa bansa namin. Nakatira sa maliit na islang ito ang tumalo kay Brian. Napupuyat ako sa kakaisip nun. Kaya ka ba nandito? Yes, kaya ako nandito. Dahil naiintriga ako kay Takamura. Yun lang naman. Napakasimple naman ang sagot niya na yun. Naghihintay na yung hapunan mo dun sa kwarto mo sa hotel. Hindi, mag-gym muna ako. Baka nasira ang rhythm ko dahil sa flight. Kailangan na maibalik ang fighting mode ko sa lalong madaling panahon. Wala siyang balak magpahinga o mamasyal. Baka nga ang gusto niyang gawin dito sa Japan ay makita si Takamura. Ibang-iba siya kung ikukumpara mo kay Brian Hawk. Mapagkumbaba siya, pero importante sa kanyang manalo. Isang tunay na champion ang tumating. Alas dos magsisimula yung sparring nila, hindi ba? Oo. Gusto kong makita ang kondisyon ng champion nila. Siya nga pala. Bakit ka nga ba sumama sa amin? Palibasa kasi sa Kahawara Gym gagawin na sparring kung saan nagtitraining si Miyata. Thank you very much. Bakit napakaraming tao doon? Autograph po. Si David Eagle yan ah. Bakit kasama niya ang mga bata yun? Ikaw pala bata. Halika rito. Bibigyan din kita ng autograph shirt. Ako? Hindi ako. Thank you very much, sir! Binigyan niya ako ng t-shirt! Autograph lang yan, para ka naman bata! Hindi ko maintindihan. Kasali pala sa programa niya magpapa-autograph siya. Si Eagle mismo may pakananan. Miyata! Ang sabi pa nga niya, mga bata lang yan sa ngayon. Pero balang araw daw, baka may gustong sumali sa Olympics o maging pro-athlete sa mga batang yan. Kaya sana daw, dahil nakilala nila siya, ma-inspire daw sila kahit sa maliit na paraan man lang. Kung ganun, isa pala siyang kahanga-hanga na sportsman. Ibig sabihin, napagkamalan niya akong bata na gusto maging pro-athlete. Kung sa bagay, sa mata ng foreigner, lahat ng Japanese mukhang maliliit na bata. Malapit na pala magsimula ang sparring nila. Ang taas ng level ng pagbaboxing niya, no? Kahit one two punch lang, pambihira ang lakas mo. Kahit si Takamura, hindi mababalo wala yan. Nakakagulat ito. Tama kayo. Hindi siya masikreto. Pinapakita niya lahat ng nalalaman niya. Kung hindi siya overconfident, nagbibigay siya ng challenge sa atin. Gusto niya siguro iparating sa champion na dapat ibigay nila ang lahat sa laban nila. Magandang makakita ng kanyang determinasyon. Ang lakas. Bigay todo siyang lumaban kahit sa practice lang. At mabait pa sa mga batang dayuhan.
Para pala siyang superhero, no? Yan ang klase ng boxer na pinakakinainisan ni Mamoru Takamura. Minsan, hindi ko talaga maintindihan si Sir Takamura. Yung boxing style ang tinutukoy ko, hindi yung pagkatao niya. Malamang kasi, ang tamang panlaban sa unorthodox style ni Takamura ay textbook boxing. Mahihirapan siya dito. Ano sa tingin mo? Ang totoo, hindi ko talaga alam dahil may bago akong pinag-aaralan. Pinag-aaralan? Kung magtatagumpan, magle-level up din ako gaya ng laban niyo sa Wamura. At makikita mo na nagbago rin ako at hindi na ako kapareho ng dati. Bata, anong masasabi mo tungkol kay David Eagle bilang isang active na boksingero? Para pala siyang superhero. Kahit nakalaban natin siya ngayon, pero bilang world champion, magandang ehemplo siya. Superhero pala, ha? Tama ka dyan. Kahanga-hanga siya na boxer na seryoso sa training niya. Kung sa training lang, hindi nagkukulang si Takamura doon. Pinalayas niya pa! Wala akong pakialam kung ineta-tablik ka dahil papapayat ka! Hindi ka dapat umasan ng ganyan! Naku po, sana hindi niya ako mapansin. Sa tingin ko, hindi gagawa ng public sparring ang Kamugawa Boxing Gym. Kahit na pinatita na natin ang kaya natin. Mabuti pa nga magpahinga ka na rin. Masyadong siniseryoso ito. Pati kami nag-aalala na. Basta pagdating kay Takamura, dapat lang magseryoso. Alam mo, baka nga kulang pa ang ginagawa ko. Nakita mo siya. Kitang-kita mo. Ang itsura ni Brian Hawk ngayon. Come on, Hawk! I just need to know. I still can't believe that you lost to him. Why don't you tell me what happened? Get lost, unless you want me to waste you. Were you sick during the fight? Maybe this Takamura is really strong. Is that why you lost? Don't ever mention that name in front of me again! Don't ever talk to me about him again! Come on, Hawk, tell me! Stop it! Hindi siya ganun dati. Ngayon, wasak na ang pagkatao niya. Bakit? Ganun nga ba siya kalakas? Hindi ko siya kailangang makitang mag-sparring. Basta, pumunta ako rito para labanan si Mamoru Takamura. Ang importante lang sa akin ay makita ko ang tunay na lakas niya sa loob ng ring.